Magandang umaga mga ka-NG! Excited na ba kayo na mapanood at makilala ang mga panauhin natin ngayong umaga? Mas excited kami dahil muli na naman tayong magkakasama-sama. Kaya naman, simulan na natin mula dito sa JC Multimedia Studio sa Pasig City. Ito po si Miss A at ito ang Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. Aware naman tayo na karamihan sa mga artista ay pinipili pa rin na magkaroon ng sarili nilang negosyo. Ano nga ba ang kanilang dahilan? Ang wash and eat, nagsimula siya sa idea ni Mama at saka ni Papa. Kasi si Papi, mahilig siya sa mga kotse. Sobrang busisi niya sa kotse. Maalaga talaga siya sa kotse. Same with si Mama. Mahilig naman siya magluto. And nakikita ko sa kanya na tuwang-tuwa siya kapag nagugustuhan ng mga tao, ng mga kumakain, yung pagkain na niluto niya. Kasi masarap naman talaga siya magluto. So yun yung parang isa sa mga happiness niya. So pinag-combine namin ng wash and eat. So pwede ka magpa-car wash at the same time, pwede ka rin kumain. Pwede rin naman car wash lang, pwede rin naman kain lang. Sabi namin, we have a wide area dito naman sa bahay namin. Bakit hindi namin gawin parehas na hindi mabuboard yung nagpapa-car wash at the same time, ma-enjoy pa nila yung view ng very blessed namin na bahay. Sabi ko, pagka meron ulit akong susunod na malaking project, sabi ko, eventually, i-develop namin yung pababa para mas ma-appreciate nila yung view namin dito sa likod. Hindi siya as big as kinikita sa pag-aartista, pero iba rin naman yung saya na naidadala mo sa dito sa negosyo na to. Kasi you bring good food, you bring good service, car wash, and at the same time, yung buong pamilya mo, na-excite sila sa develop nung wash and eat. Hi! Iniimbitahan ko po kayong bisitahin ang wash and eat. Car wash po siya na may restaurant. Pwede kayong magpa-car wash. Pwede rin kayong kumain. Pwede rin naman both. Or pwede nyo rin enjoyin ang aming view dito sa likod. Papakita namin yan. Meron kaming coffee, milk tea, and dining, snacks, lahat ng gusto nyong kainin. For sure, meron dito. Comfort food. Masarap yon. Luto yung lahat ni Chef Mama Jessica. And yung car wash, it's gonna be clean, guaranteed, sabi nga ng papa ko. And yun, matatagpuan nyo po ito sa Angat, Bulacan. I-search nyo lang po kami sa Facebook and sa Instagram, Wash and Eat. Hi! Nandito tayo ngayon sa Wash and Eat sa Angat, Bulacan. Ito yung isa sa mga negosyo namin dito lang sa aming bahay. So tara, itutur ko kayo dito. Ayan sila Kuya. And si Papi, siya ang punong abala. Siya ang nag-train sa aming mga helpers, ayan. Siya mag-train sa aming mga helpers para maging sobrang linis ng kotse niya. So, syempre, habang nagpapa-car wash ka, baka mamaya mainip ka, pwede kang bumili ng kape, ng milk tea, or pwede ka rin mag-snacks, or pwede ka rin mag-lunch or dinner dito. Ito ang aming chef. Mahal yung chef na to, pero sobrang ganda niya. O, di ba? Hi po, good morning. Kamukha ko yung chef. Ito si Chef Jessica, ang aking mama. Siya ang punong abala sa pag-aayos ng pagkain sa kusina. Siya ang timpla ng, hindi siya yung nagtitimpla, pero timpla niya yung mga coffee, milk tea, and lahat ng mga pagkain dito. Siya yun. At meron siyang bagong pa-andar, yung chili sauce na pinapapakuya ni Julian kahit na sobrang angang. So yan yung theme and favorite color ko. And dito meron lang mini playground para sa mga bagets and mini arcade para sa mga feeling bagets. At ito yung mga dapat nyong puntahan dito. Ito yung super blessed namin na meron kaming ganitong view kasi mahirap
makahanap ng view na to. Ano to? Tinatawag namin na ano ba? Million view, millionaire's view, million peso view. Basta yung pangmalakasan na view. Ito yung ilog angat. Kabilang bayan na yung makikita nyo. Tapos doon, sabi nila, Antipolo na daw. Tapos doon, Cebu na yung makikita nyo. Charing, hindi. Pero yan yung ano, yan yung pinaka-blessed namin kasi meron kaming ganitong view sa likod lang ng bahay namin na ngayon, sinishare namin sa mga customers na bumibisita dito sa Wash and Eat. And meron din kami dalawang maliit na kubo. Pwedeng kumain din doon. So, enjoy nyo yung view! O ngayon, alam nyo na, for security at sa kinabukasan, ang karamihang dahilan ng mga artista na negosyante pa. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Tularo na sila, magnegosyo na! Magbabalik ang Negosyo Goals! Yo, what's good mga selfie lord and queens? Welcome sa Harry Spot and Sound. It's self-portrait by GC Multimedia Studio. Sa gagana to, hindi lang pala pics. We've got some looks tips na sigurado magpapakilig sa'yo. Static theme, level up your selfie game with dreamy visuals, at mga kwento na bubuktang sa studio lang mangyayari. Cloud theme, elevate yourself militarily and figuratively with cloud-like backdrops na magbibigay ng surreal vibes. Launch theme, chill scenes, cozy setups, at yung mga tamang relaxed mood para sa mga gustong kunan ang laid-back side nila. Pastel pink theme, dive into the world of soft-use and delicate vibes para sa mga makilig sa pink. At iilan lang yan sa mga concept theme dito. Abangan nyo mga best kasi marami pang ibang pasabog ang darating soon. Katabi lang ng pamantasan ng lungsod ng Pasig. Buka na, starting at affordable 499 pesos lang ang tribo dito sa self-portrait by GC Multimedia Studio. Tara na mga best, buka na! Dietary supplement, ang bagong bitamina para sa buong pamilya. Ang iba pang detalye, ating alamin. Okay, my name is Grizel, and then my age is 7 years old. I'm doing splits. I play with my toys and do some role plays. It's very nice. I mostly love it because I love all of the purples. This pastel is definitely my favorite color. It looks so adorable. I love pastel. My ate and kuya, especially my siblings, they know me real much, I think. I don't know. They know my favorite color is purple, and they know my favorite shape is hearts. And then, they call it purple hearts. I like it. I like bananas and watermelons and mango. I have too many favorite fruits, so I cannot tell you all of it. Okay, fine. Okay, it is banana, apple, watermelon, mango, and some rambutan, and orange. Especially okra and malunggay. I think they like me eating fruits and vegetables because it makes you healthy and strong.
kids out there like me doesn't like to eat vegetables and fruit, you can try purple hearts. And also, I know you will might expect it's going to be sour, but it actually tastes good. And it's actually made with real fruits and vegetables. But we put some special ingredients, which we can't tell you because I don't know as well. And that's all. Hello, everyone. So, you know me, right, Crizel? So, you gotta try Purple Heart. Hi, KNG. So, welcome to Purple Heart. Let's go give you a little tour. So, here's the other room. This is one of my favorite rooms in the office. So here's the dining table where I'm gonna have my food later, yay. And here's a little stage, which I don't know what it's for. And here's a little couch. And there's some beautiful lights over here. And more pictures of me. Especially, I love hearts. It's one of my favorite candies in the world. Not really a candy. And here's my favorite hangout place. Thank you for visiting our office, everyone. Bye. I hope you have fun, everyone, on this video. Bye. Enjoy the Purple Hearts Fruity Boost and the Veggie Boost. Now, this is the real bye. Bye. Health is wealth, ika nga ng karanihan. Kaya naman, huwag pabayaan ang kalusugan. Stay tuned lang kayo dahil magbabalik pa ang Negosyo Goals. Pagtatayo ng isang negosyo, mahalagang alam mo ang iyong target audience, market trends, and even your business finances. Yan ang ilan sa tinutukan ng isang business owner na aming nakapanayam. Tara, panoorin natin ito. Thank you, Miss A. At andito ngayon tayo sa Nippon Care Manufacturing Corporation dito sa Pandacan, Manila. At kasama natin si Philip at Phoebe Ong Chan. Si Philip ang Managing Director at si Phoebe naman ang Social Media Manager. Okay. Okay, una kong tanong sa inyo, ano? Pwede bang paki-explain muna kung paano nagsimula itong business na ito? Nag-start po kasi siya nung may kaibigan yung brother ko na from Taiwan. Tapos nag-partnership sila para mag-open melamine business sa Philippines. It started year 2000. Actually, family business po yan. Yung dad ko nun, naghahanap rin kami ng business opportunity. Kasi previously to that, yun kaming window blinds business. So, may anim kami magkakapatid po eh. So, sabi ng dad ko, we can venture to new businesses naman kasi marami naman kami. So, we thought of partnering with that Taiwanese investor para mag-open ng melamine business. Nauna po namin introduce sa mga supermarket kasi pinggan po yan eh. So inisip namin very close sa grocery. So nung sinampling po namin siya, new concept pa lang po siya noon eh. So wala pa sa market one. Actually meron iba, tapos pero eventually napapayag namin sila nung nakita nila unique yung product natin. Kasi ang melamine po,
tibay ng plastic pero ganda ng ceramic. So, kinumbay niya yung kagandahan ng dalawa. Unlike yung plastic, minsan, di ba, minsan dumidikit yung pagkain. Kaya, mas improve yung melamine po kasi sa kanya, hindi dumidikit basta-basta yung stain resistant po kasi siya eh. Okay, pumunta naman tayo sa marketing side. Sino naman ang gumawa ng concept na to, yung style at yung design? For the designs po, it's based on the trends po sa market. So, minsan, nakikita natin sa trends ng market, minsan may mga colors of the year or mayroon din po mga designs of the year. Tulad po ng mga trends dati, tulad ng dati nagka-pastel po na nag-uso yung pastel na parang mahilig sila sa mga pastel colors. So, nag-release po din kami that same year ng mga pastel design fades. Minsan naman, nag-follow kami sa trends. Like, for example, nag-uso yung mga Korean foods. Yan po. Nag-start po kami na may mga Korean treats, mga bibim bowl, mga ganun, mga ramen plates, mga things that would appeal to the market. Ngayon, depende naman doon sa age kung ano yung mga sinusundan natin rin. Kasi katulad namin ni Sir, magka-batch kami nito sa UP. So, magkaiba yung gusto namin sa gusto ng mga kabataan ngayon. Mahirap po talagang mag-cater to just one population po eh. For example, iba kasi yung gusto ng mas older versus yung mga mas younger. Kasi gusto ng mga younger, mas trendy. Versus yung mga older, gusto nila mas classy, mas practical. So, yun po yung pinaka-challenge namin ng Nifonware. Because yung mga plates namin, we're trying to cater as much as possible to all kinds of people. So, for example, yung mga fiesta po namin, they're made to be affordable. So, sila po, yung pang mga pa-piesta or parang mga may gatherings, yun po yung ina-offer namin. And for mga mas classy naman yung habon nila, we offer the higher-end designs, yung mga mas social na po, mga double tones or mga other mas unique na plates, whether yun po siya, may mga plates, mga ganun pong designs, so that mas aesthetic for yung feels. We go to exhibits sa China, tapos other countries, ganun din. Regularly na-update namin kasi yung designs namin. So, nakikita namin trends nila. So, yung China kasi, they cater to the whole world. So, makikita namin, may market na for Asia, may market for Europe, may market for US. So, nakikita namin, iba-iba po siya. Ito bang business yung open din sa mga reseller? Yes, sir. Pwede po. Kasi, thank God, nung online, despite the pandemic, nakapasok kami sa mga online stores. Tapos, marami nag-resend. So, they buy from us, tapos sila nagpa-package na, tapos minibenta nila. So, nakakatulong natin sa mga ibang tao na rather malalayo from all over the Philippines po kami, from Luzon, Visayas, Mindanao. Marami kaming reseller. Bumibili sila, tapos nai-resell po muna. At sa iyo naman, Phoebe, ano naman yung magbibigay mong advice doon sa mga kaedad mo na gustong mag-start ng ganitong klaseng business or halos similar sa inyo? I guess one of the best good things sa Chinese culture is parang tinatrain na kami as well. While we were young, na at least mag-start na mag-help out sa business, tinatawag sa amin yung term na kotiam, in a sense na dapat, while you're young, you spend your time productively. So, nung bata kami, hindi lang po kami sa office sa daddy na mag-help out lang, whether sa pag-check lang ng mga papers or parang sa calculation ng mga ibibigay na pera, mga ganun po. Even in the such simple tasks, natitrain po kasi yung discipline namin na, oh, okay, ganito pa na mag-handle ng business, this is how it's operated. And also, mapapractice rin yung, parang nag-engage din po yung interest namin na, oh, okay, this seems interesting, baka pwede namin eventually to in the future. And actually, funny thing is po, hindi rin po ako business course eh. So, yes po, pre-med po ako, and then... Malayo. Yes po. But finally, naging passion ko rin po yung business, but dahil na nagka-roots ako, well, I was young, so nag-start po yung interest ko there, and then I'm trying to explore further na i-incorporate yung current profession ko po with business. Okay, mga kanegosyo, baka gusto silang imbitahan para sa inyong negosyo ngayon. We're available naman po in leading stores nationwide and are also available online, whether or not on online platforms, online stores, available po kami all throughout. Naku, maraming salamat sa inyong payo at oras. Sigurado kami na maraming napulot na ideya ang ating mga ka-NG. Muli, magbabalik po ang Negosyo Goals.
3, 2, 1, spin! So, this is my first outfit to the mall. It's sweatpants and some shoes and a hoodie and a crop top under here. So I'm mostly doing the mall is playing there in the playground there and also do some little dance and shopping, of course. That's the main thing about me. And also I usually buy clothes again. Because fashion and comfort. Yay. I like that. So the next one is I'm going to the party. I want to wear a flower dress. Let's go look what it looks like. Whee! Whoop. So this is my dress for going to parties or going to my friend's house. I love wearing dresses. Whee! A little turn. Looks nice. I love it. So the next one is, this is what I wear to visit my office. Time for jumping. Whee! Whoa! So this is my formal outfit going to the office. So I love it so much. Here's a coat and a little dress and this boots. So thank you for watching Crizelle's outfit for today. Bye! Welcome back mga kanegosyo, dito pa rin sa Negosyo Goals! Para sa ating Pera Talk segment ay makakasama naman natin ngayon ang isang missionary pastor mula sa Cogio, Antipolo, Rizal na nagkakandak ng iba't ibang livelihood program para makatulong sa ating mga kababayan. Walang iba kundi si Miss Aileen Vicente. Hello po, Pastor! Good morning po. Mga ka-NG, alam nyo ba na si Miss Aileen ay gusto palang magkaroon ng sariling radio station? Miss Aileen, bakit po? Ano po yung naisipan ninyo at bakit gusto nyo magkaroon ng sariling radio station? Kasi for now po, digital na talaga siya. So yan yung pinakamabilis na makapag-pass ng information. So anything na mailagay mo, it could be, kumbaga dun sa gusto mong target na tao na maparating, malaki ang maitutulong. So parang nabanggit nyo po digital, so gusto nyo po na sa social media din? Ay, yes po. Yes mm-hmm. po. Kasi more on mga tao, cellphone, Facebook, di ba po? So malaki po yung maitutulong. Pero syempre may mga kaakibat na expenses din po yan. Yes. Paano po natin nasusustain yung mga ganyang klaseng expenses? Yun naman po yung pinapasalamat natin sa Lord kasi siguro po pinanganak na negosyante. Kaya go negosyo talaga. Negosyo po tayo na talagang sa ngayon, nasa rebranding din tayo. Meron tayong mga different product. Ito pong binabalak po ninyo na radio station. Ano po yung struggle na kinakaharap ninyo ngayon? Number one, ako personally, kasi hindi ako yung parang social media person na magpo-post or haharap sa camera. So number one, kung paano ko siya itatayo, ano yung mga equipment na kailangan ko, saan ko ba siya ilalagay. Pero God is good kasi everything we need come to us. Sabi nga, if it is God's will, it's at no sorrow with it, talagang ipoprovide niya, he really provide. Kasi may mga kaibigan na dumating and nakita nila kung ano yung ginagawa and they advise na, uy, bakit hindi ka mag para media, social media, and then to put up na simple radio and TV online. So, para ngayon po, para sisimulan niyo po muna sa social media. Sa social media. Para mas marami pa kayong ma-reach, matulungan, yes. Ma-share nyo kung ano yung meron po sa inyong community. Definitely po. Ayan. Pero syempre, alam po, medyo ano din po, parang kakailanganin natin ng enough na pondo para dun sa inyong magiging studio, syempre, yes, at yung pagkuha ng inyong sariling frequency. Huwag kang mag-alala, Miss Aileen, kasi may ipapakilala ako sa'yo. Ngayon, mga ka-NG, alamin natin ang sagot mula sa ating financial expert mula sa Global Dominion na si Sir Rodrigo Matinong Jr., the credit head of Global Dominion. Hello, Sir! Hello, Miss A. Good morning po. Sir Rod, narinig niyo po yung story ni Miss Aileen and yung plan nila na magkaroon ng sariling radio station. So, ano yung pwede nating maitulong sa kanila? So, ang pwede po nating maitulong sa kanila in terms of funding, pwede po silang lumapit sa bank or sa mga financing companies kagaya po ng GDFI
So sa GDFI, meron po kami mga loan products kagaya ng sangla ORCR at sangla titulo wherein makakakuha po kayo ng cash pag sinanla nyo po yung ORCR ng inyong unit, collateral unit, or titulo ng inyong lupa. Ngayon po, yung pondo po na yun ay pwede nyo gamitin para i-enhance po yung inyong negosyo para sa growth plan nyo po. And then bukod po doon, since yung negosyong naisip ni Miss Aileen ay medyo out of the box talaga. Yes. So first time din po ito, Miss A, sa GDFI na meron kaming matutulungan na ganitong magnitude o ganitong scale yung negosyong gusto niya i-put up. So ibig sabihin sa Global Dominion, hindi lang after na makahiram akong pera sa inyo, bye-bye na tayo. Hindi yes na, hindi ganun. May support system. May support po. Kasi po, ang isa sa mga objective po ni GDFI ay financial inclusion. So, gusto po nating tulungan talaga yung mga small and medium scale businesses na mag-grow po talaga. And syempre, yung success nila, success nyo rin. Syempre po. May tanong pa po kayo, Ms. Aileen, kay Sir Rodrigo? So far naman, okay lang, Sir. Ano po? And thank you so much kasi at least po as early, salamat kasi may mga tao na ginagamit para ma-advise yung mga tulad namin na nagsisimula, kumbaga sa out of the box na dream. Maraming salamat, Ms. Aileen, and good luck po sa inyong adhikain. And of course, to Sir Rodrigo of Global Dominion, maraming salamat sa inyong advice. Napakaganda. Ang ganda ng payo nyo kay Ms. Aileen. And even the mga viewers natin for sure, ay natuto rin talaga sila ngayong umaga. Isa na namang Pera Talks tip and advice mula sa ating eksperto ang ating natutunan sa umagang ito. Kaya naman, laging tumutok sa ating programa. Ito pa rin ang Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap.